Pagsitayo po ang lahat. Viva po ang Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Sambahin ang poon, magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poon, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos sa inyo, at sa mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, may sa loob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Ito'y nagpapakilalang mabuti at mahabagin ang Panginoon. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag na kayong sumumpa kung kayo'y nangangako. Huwag ninyong sabihing, saksi ko ang langit, o saksi ko ang lupa, o ano paman. Sapat nang sabihin ninyo, oo kung oo, hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niya ang lahat.
Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo na po ang lahat. Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay ipabanalin mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalipumpunan ng mga tao at tulad ng dati, nagturo sa kanila. May mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat.
Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazaren. Sana po malinaw ang sound system natin sa labas para nang sa ganon ay marinig po ninyo ng malinaw ang mensahe mula sa Poong Jesus Nazareno. Marami po ba dito mga mag-asawa? Pumalakpak nga po yung mga mag-asawa na naririto. Yung nandito ha, yung kayong dalawa. Palakpak kayo ng palakpak eh. Yung mag-asawa, yung dalawa kayo nandito. Yun. Yung iba kasi yung asawa nyo, nasa ibang bahay. Hindi, nagtatrabaho. No, yung iba busy. No? Pero kasi lilinawin natin ulit, ha? Para naangkop naman yung pinoproblema mo ay talagang dapat problemahin. Kasi baka namomoblema ka sa hindi mo dapat pinoproblema. Yan. Kaya pag-uusapan natin ngayon ay yung buhay ninyo bilang mag-asawa. Kasi nilinaw ni Jesus eh, di ba? Eh dahil sa katigasan ng ulo ninyo, kaya nagkaroon ng divorce. Okay? Dahil sa katigasan ng ulo. Pero, sabi ni Jesus, sa simula pa, hindi yan ang plano ng Diyos sa mag-asawa. Hindi dapat pinaghihiwalay ng tao ang pinagsama ng Diyos. Kaya magandang tanungin din, kayo ba ay pinagsama ng Diyos? And sabihin na natin, linawin na natin, pag pinagsama ng Diyos, dito yan sa altar. Pag pinagsama ng tao, yan, yung civil. Eh, kung gusto nyo maghiwalay, edi maghiwalay kayo. Sa umpisa pa lang kasi, hindi kayo dapat magsama. Pero, ang usapin natin, pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Kasalanan yan sa Diyos. Pag pinaghiwalay natin, mananagot tayo sa Diyos. Malinaw po ba? Okay. Nililinaw ko lang kasi yung mga issue, yung mga bagay na pinoproblema natin na minsan di naman dapat problemahin. Marami po yung mga kababaihan, no? Pag lumanap, Father, namomoblema po ako sa aking asawa. Unang-una, tamad, batugan, walang silbi, ayaw magtrabaho, lalong-lalo pa, babaero, sugarol, mabisyo. Grabe nga, no? Pero ang lagi kong unang tinatanong ay, mag-asawa ba kayo? Pag sinabi mag-asawa, kasal ba kayo? Kung hindi, tapos ang usapan. Wala akong maipapayo sa iyo, kundi ang kung namomoblema ka at sumusuko ka na, umiwalay ka na. Kasi pinoproblema mo yung hindi mo dapat pinoproblema. Kasi nga, hindi kayo mag-asawa. At unang-una din, wala kang control sa kanya kasi malaya yan, binata pa yan. May anak yan, oo. Pero binata yan, wala yung asawa. Malaya niyang gawin ang gusto niyang gawin. Malinaw ba yun? O, yung mga nagli-live-in dyan. Pag sinabing nagli-live-in, nagsasama ng hindi kasal. Eh, gusto nyong mahirapan eh, di ba? Gusto nyong paglingkuran ng isang taong hindi mo kaano-ano. Real talk lang tayo dito, no? Para medyo mas matauhan. Kasi kung gusto nyo talaga magsama, dapat
yung nagmamahalan. At kung nagmamahalan, ba't di kayo pumunta dito sa altar at mangako kayo sa Diyos? Ngayon, nung iniinarte nyo, ha, bakit ayaw? Ano yung mga dahilan ninyo? Wala pong pere. Bakit? Magastos ba magpakasal? Magkano ba kasal? Ilibre nga ang kasal dito sa Quiapo. Ang mahal, yung mga kayabangan ninyo. Yung gusto nyo, nakatrahe di boda, no? Kasi sabi nyo, isang beses lang naman ito na mangyayari. Eh kung meron, why not? Kung wala, maging mas practical kayo. Gusto nyo, naka-t-shirt lang po, pwede naman eh. Kaya lang, gumagastos kayo at ang pinag-aaksayahan nyo ng panahon, yung reception, damit, di ba no? Pero, wala pa kayong sariling tutuluyang bahay. Wala pa nga kayong savings. Yung mga mas practical. Oh. Ano na? Malinaw ba? Tingnan mo, kumagawa tayo ng problema. Sabi niya ulit, no? Dahil sa katigasan ng ulo ninyo. Sa mga magulang na naririto, sa mga magkasintahan na naririto, hindi sagot ang kasal kapag nabuntis ka o nabuntis ang anak mo. Hindi sagot yung panagutan mo yan. Totoo naman kasi, kailangan panagutan ng lalaki yung bata. Hindi yung nanay ng bata. Kasi hindi pa nga kasal. Nagkamali lang. Nagpadala lang sa init ng katawan. Walang kasalanan yung bata. Hindi dapat madamay. Pananagutan dapat yan. Ibig sabihin, pag pananagutan, bubuhayin, susustentuhan. Pero yung pilitin mong ipakasal ang dalawa na hindi naman talaga nagmamahalan, malaking problema ang pinapasok ninyo. Ngayon, yung pinoproblema mo ba, dapat mong problemahin o trip mo lang talagang mamoblema? Kahit maglulupasay ka dito, maglulumuhod ka dahil dyan sa pinoproblema mo, eh, yung asawa ko po kasi, eh, chismosa eh, hindi mo nga asawa eh. Kaya nga dapat, kinikilala mo muna ng mabuti. Bago kayo magsama, kilalanin muna ng mabuti. Pag sa tingin mo, handa ka na, o di, punta kayo dito. Kung susundin lang talaga natin ang poong Jesus Nazareno, magiging maayos ang inyong pagsasama. At kung sakasakali naman, kasi pag sinabi mong oo, forever dapat yan, habang buhay yan. Diba sabi sa sulat ni Apostol Santiago, sa unang pagbasa, kung mangangako kayo, huwag na kayong sumumpa-sumpa pa na saksi ang langit, lupa, impyerno. Oo kung oo, hindi kung hindi. Mamahalin mo ba ang isa't isa? Oo kung oo, hindi kung hindi. Kasi pag niloko mo ang sarili mo, niloko mo yung magiging asawa mo, forever yung problema. Isip mabuti.
Kasi sabi ni Jesus, no, sabi ng Pong Nazareno, pag iniwalayan mo ang asawa mo at sumama ka sa iba, nagkakasala ka. Nangangalunya ka. Alam nyo, minsan naman talaga, no, hindi lang kayo magkaintindihan at hindi lang talaga kayo handang tanggapin ang kahinaan ng bawat isa. Pero hindi ibig sabihin, paghihiwalay ng tuluyan ang solusyon. Hindi ang paghahanap ng iba ang solusyon sa kalungkutang nararamdaman mo. Baka nga mas maraming maging masaya kapag mag-isa ka lang. Kasi sabi, karapatan kong maging masaya. Di ba, no? Ganyan yung mga linyahan natin. Di ba, no? Karapatan ko din maging masaya. Iunang-una, ano nangyari dun sa una? Pero ang sabi ni Jesus, tandaan niyo po, ha? Kung nagkakasakitan na kayo, yung pisikalan ba? Kasi pareho na kayong wala na eh. Wala na sa katinuan ng isip eh. Maghiwalay kayo. Okay? Maghiwalay kayo. Pero hindi ibig sabihin, hahanap kayo ng kanya-kanyang partner kasi mag-asawa pa rin kayo. Nakuha ba? Mumalapak nga po kung naiintindihan nyo naman yung aking sinasabi. Konti lang, di ba? So, hindi ko po sinasabing masama kayong tao, ha? At hindi natin nilusga ng bawat isa. Depende sa sitwasyon, depende sa katayuan ninyo. Kayo po ang magnilay ng mabuti, ha? Wala po akong hinuhusgahan. Gusto lang natin, ayon sa konteksto ng ating pagninilay, sa itinuturo ng Pong Nazareno, iayos nyo ang inyong buhay, ang inyong pagsasama. Kaya hinahamon ko kayo eh. Matagal na kayong nagsasama. Anong dahilan? Bakit hindi kayo napapakasal? Kung ang problema, gaya ng nabanggit ko, iniisip nyo yung gastos, huwag na matigas ang ulo. Hindi nyo kinakailangan gumastos. Ngayon, kung may isa pang dahilan, kaya kayo hindi makasal, kasi kasal na kayo, sa una, problema nga yan. Diyos lang yung makakapagsabi. Kung nagsasama kayo dahil may iba na, ngayon ang gagawin natin. Hindi naman natin pwedeng palitan yung sinabi ng Pong Nazareno. Siya yun eh. Kaya sana po, sa mga pumapasok sa relasyon, kapag may asawa na, huwag mo nang pasukan. Kasi sa ngayon, po pwedeng maging masaya kayo, pero hindi yan pangmatagalan. Kasi at the end of the day, hindi ka pa rin asawa niyan. For lack of a better word, kabit ka pa rin. Kahit babae man o lalaki, no? Babae man o lalaki. Kasi wala ka talagang pinangahawakan. Ulitin ko po, hindi kayo masamang tao, ha? Huwag niyo pong isipin na hinuhusgahan kayo ng simbahan. Kasi kailangan niyo pa rin magdesisyon. Pagdating ng araw, kapag natauhan na kayo, na-realize na ninyo, handa pa rin naman ang Pong Nazareno na tanggapin ang bawat isa sa atin. Eh, iba po yung mga tumanda na,
nananatiling magkaibigan, maayos ang kanilang relasyon, magkahiwalay man sila, pero sa mata ng Diyos, kayo pa rin ang mag-asawa. Kasi kayo ang humarap at nangako sa kanyang harapan. Sa ngayon, sabi ni Kristo, dahil sa katigasan ng ulo ninyo. So hintayin natin dumating yung araw, lumambot ang ating mga ulo at sundin natin ang sinasabi ng Poong Jesus Nazareno. Amen? Magsitayo po ang lahat. Nakikibahagi sa paglikha ng Diyos ng bagong buhay ang mga asawa at mga may bahay para sa mga pangangailangan ng mga magulang at mga anak ang ating kahilingan ngayon. Ang ating pong itutugon, Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak. Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak. Ang ating simbahan naway maging totoo sa kanyang pagtatanggol sa integridad ng sakramento ng kasal at ng pamilya, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas naway magpasa ng mga batas at panuntunan na nagtatatag ng pamilya at hindi sumisiran nito, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak. Sa mga pamilya na nasira ng diborsyo o kaya ng paghihiwalay, naway makatagpo sila ng suporta at pangunawa mula sa mga komunidad na kanilang kinabibilangan, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak. Sa mga pamilya, naway magbigay ng inspirasyon sa kanilang pamumuhay bilang komunidad ang mga ehemplo ni na Maria at Jose, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak. Ang ating yumaong mga kamag-anak at mga kaibigan naway makakita ng kasiyahan sa kapayapaan ng walang hanggan sa tahanan ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak. Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon ay aming paglingkuran. Inihiling namin naway mapakinabangan ang aming iniyahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mo siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit ay napupugay sa iyong kadakilaan. Narapila ng lahat kung naparito mong anak na siyang nagulat sa bulag sa pilay ng palakad at nakilamay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama,
makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsinuod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa krusay, namatay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samukot na sanay pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Oh, Jesus
Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko'y dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At itasin niyo ang inyong mga daladalang imahin at dasalan at atin po itong babasbasan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.